Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. Ito yung tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, buong mundo naging balbagsik ng Amerika at Pilipinas. Babawi sa West Philippine Sea, nilusob na ang China, talo dito. At yung player natin kung lalaman na ito. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang batas ang panukalang nag-i-institutionalize sa otomatikong pag-uuri ng kita ng mga local government units upang itaguyod ang lokal na autonomiya at bigyang daan ng mga local government units na may sakatuparan ang kanilang buong potensyal sa pagpapabuti pa ng ekonomiya. Nilalayon nitong bigyan ang mga lokal na pamahalaan ng mas tumutugon na diskarte sa pagtataguyod ng local autonomy at local development. Sa ilalim kasi ng Republic Act 11964, ang mga munisipalidad ay dapat na mauri sa limang klase. Batay sa kanilang mga hanay ng kita at ang average na taunang regular na kita para sa tatlong taon ng pananalapi bago ang isang pangkalahatang income reclassification. Ang mga lokal na pamahalaan ay mauuri sa mga sumusunod. Sa first class, mga munisipalidad po na kumikita ng annual average income na 200 million pesos. Nasa second class naman po, mga munisipalidad o 2 million po yun, nasa first class. Sa second class naman po, mga munisipalidad na kumikita ng nasa average annual income na 160 million pesos o mas higit pa ngunit hindi tataas sa 200 million pesos. Sa third class naman, mga munisipalidad na kumikita ng 130 million pesos o higit pa o nang hindi tataas sa 160 million pesos. Para sa fourth class naman, mga munisipalidad na kumikita na mayroong annual average regular income na 90 million pesos o higit pa ngunit hindi lalampas ng sa 130 million pesos. Para sa fifth class naman, mga munisipalidad na kumikita po na may average annual income na hindi bababa sa 19 million pesos. Dagdag dito, ang Secretary of Finance at Consultasyon sa National Economic and Development Authority o NEDA at ang kinaukulang LGUs League ay magkakaroon po ng otoridad na ayusin ang mga hanay ng kita batay sa actual na rate ng paglago ng taunang regular income. Ang unang pangkalahatang reclassification po ng income ay dapat na gawin sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng visa ng naturang batas. Opisyal na ang nagsimulang manungkulan ngayong araw bilang bagong hepe ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Xerxes Trinidad ng Philippine Army. Ito ay matapos na bakantihin ni Lieutenant Colonel Enrico Gil Ilito ang naturang pwesto ngayong araw nang dahil yan sa mga personal na rason. Samantala, sa isang mensahe naman na ipinaabot ni Ilito, ay nagpahayag naman ito ng lubos na pasasalamat para sa suporta ng kanyang nakuha sa media at publiko. Kasabay ng pagkikayat nito sa lahat na suportahan din si Trinidad na kahalagang lili nito sa pwesto. Kung maalala, bago italaga bilang Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief si Trinidad, ay nanungkulan muna ito bilang spokesperson ng Philippine Army at naging Chief of Staff din siya ng Civil Military Operations ng 4th Infantry Division. Nagsilbi rin siya bilang Commander ng 36th Infantry Battalion at 402nd Infantry Brigade Executive Officer. Si Colonel Xerxes Trinidad naman ay member rin ng Philippine Military Academy Class of 1995. Samantala, nagkasundo ho ang Pilipinas at United States na doblehin ang bilateral coordination kasunod ng insidente ng banggaan kamakailan na kinasasangkutan ho ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at ng bansang China dyan ho sa West Philippine Sea. Sa magkasanib na pahayag, sinabi ni Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. at ang kanyang katapat sa United States na si Lloyd Austin III na tinalakay nila ang mapanganib at labag sa batas ng mga maniobra ng China numantong sa mga banggaan noong Oktubre 22 ng kasalukuyang taon huyan. Ang dalawang opisyal ay nakatuon sa dobleng pagsisikap na palakasin ang ugnayan sa interoperability at suporta para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Nangako rin sina Teodoro at Austin na patataasin ang bilis at saklaw ng pagkikipag-ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas habang pinuri nila ang kanilang kamakailang kooperasyong militar kabilang ang magkasanib na pahayag sa Palawan noong Setyembre. Inaasahan ng dalawang hepe ng depensa ang personal na pagkikita sa Jakarta sa mga gilid ng kaparating na ASEAN Defense Ministers Meeting plus sabi ng readout. Ang nasasabing pag-uusap ni Teodoro at Austin ay dumating isang araw pagkatapos ideklara ni US President Joe Biden na ang pangako ng pagtatanggol ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nananatiling matatag. Sa kabila nito ay matatandaan na binigyan diin ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning walang karapatan ng Estados Unidos na makisangkot sa mga problema sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Amerika mga sangkay, mayroon pong matinding babala laban sa China. At ang tanong dito mga sangkay, anumang oras nga ba ay pwede nang pumutok ang digmaan ng Pilipinas laban sa China at nasa likod po ng Pilipinas ang Amerika mga sangkay? Nako, matindi po ang babala ng US. Mayroon pong matinding babala laban po sa China. Ito mga ganitong klaseng balita mga sangkay.
biblical po talaga ito na posibleng mangyari anytime itong digmaan. At hindi po natin alam kung anong magiging kasunod, mga sangkay. Basta ang sinabi po ng Biblia, according to Matthew chapter 24, ang magkakaroon po talaga sa mga huling panahon ng mga ganitong klaseng pangyayari, kagaya po ng digmaan, mga balita tungkol sa digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, mga rumors of wars. So ito, mga sangkay, itong mga sigalot ngayon ng mga bansa, ito po ay katuparan ng propesiya sa Biblia. Kaya nga po, mga sangkay, ang tanong dito, kung hindi totoo ang Biblia, bakit nangyayari yung ganitong klaseng event? Diba? Sa Matthew chapter 24 at maging sa Book of Mark, klaro po doon, mga sangkay, na isinalaysay na itong mga ganitong klaseng pangyayari, like war, rumors of wars, magaganap po talaga sa mga huling panahon, hindi po huling panahon ng end of the world. Kasi alam niyo yung end of the world, matagal pa po yan, mga sangkay, no? Mahaba pa pong panahon mangyayari yan. Pero mayroon pong inaabangang event na magaganap po talaga. Yun po ay ang sinasabing rapture ng mga Kristiyano, no? May mga iilan hindi naniniwala dyan, mga sangkay. But we as a believer, Christ believer, we believe that one day, mga sangkay, in the twinkling of an eye, lahat kami, mga sangkay, kukunin ng Panginoon pagdating ng araw na yon. And I believe marami pong nanonood ngayon ng mga born again Christians at naniniwala. So ito, mga sangkay, US mapipilitang manghimasok kapag nagpatuloy ang aksyon ng China laban po sa Pilipinas. Nakikita po natin ngayon ang China, mga sangkay, grabe po yung panggigipit sa Pilipinas. Kaya nga, ang malaking kaba dito, mga sangkay, what if ang US kasi gigil po yan sa digmaan. Gustong-gusto na po niyan kasi kumikita po sila dyan. Kapag may gera, mayaman ng Amerika dahil sila po ang nagsusupply ng mga kagamitang pandigma. So eto, tingnan po natin, mga sangkay, ang balitang ito. Mapipilitan ng manghimasok ang Estados Unidos kung aatakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Ayan, ito ang mapipilitan. Babala ng US. Yan yung babala ng US President na si Joe Biden. Mapipilitan, mga sangkay, na manghimasok ang Pilipinas, ang Amerika sa Pilipinas laban sa China. At ngayon pa lang, mga sangkay, nakita naman po natin ang presensya talaga ng US government and US military sa bansa natin. So hindi po malabo, mga sangkay. So we have to be ready. But most of all, very important, we have to pray for our country. Okay na sana hindi umabot sa ganun. Nako, mga sangkay, malaking gulo po yan. Tingnan nyo yung Ukraine ngayon, tingnan nyo yung Israel ngayon, diba? As President Joe Biden, kasunod ng banggaan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Hunayza, may ito noong Linggo. Binigyang diin ng United States President na sa umiiral ng Mutual Defense Treaty, may karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ibang umatake sa kani-kaniyang bansa. Ayan, mga sangkay, no? Dahil po sa treaty na yan, dahil po sa connection na yan, mga sangkay, hindi po basta-basta maano yan, itong Mutual Defense Treaty. O, panoorin po ulit natin, mga sangkay. Bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ilang Mutual Defense Treaty, yan. May karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa. May karapatan ang dalawang bansa dahil po sa Mutual Defense Treaty, may karapatan, both sides. Philippines and America, alam naman po natin yan, mga sangkay, noong World War II. Sino yung kasama natin? US. Do ang kasaysayan na yan, mga sangkay, ang totoo talaga doon, kaya umatake yung Japan sa atin kasi nandito yung Amerika. Pero lumabas po sa history, parang tayo patuloy yung tinulungan ng US. Pero ang totoo din, mga sangkay, US ang ating tinulungan at nadamay po tayo sa kanilang sigalot laban po sa United States of America and Japan. Kapag may ibang umatake sa kani-kaniyang bansa. Very clear. Ito yung mabigat na babala ni Joe Biden. United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessel. Any attack, okay, sa Filipino aircraft, kahit na anong Filipino aircraft, pakinggan nyo mabuti, mga sangkay. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty. Yun ang malaking warning, mga sangkay. Nung nabasa ko nga po ito, naku po, mabigat itong warning ng US. Dahil just in case na mayroong kahit na ano, mga sangkay, na magawa ng China,
tutulong ng buong puwersa ang United States of America. Kaya nga lang mga sangkay, alam po natin yan, nadamay po talaga tayo dyan, just in case. So, kaya dapat po tayo mga kababayan, mga kapatid, mga sangkay, magsama-sama tayong ipanalangin ang ating bansa. Alam naman po natin, ang bansa po natin, tayo po ay Christian nation. Naniniwala po tayo na kikilos ang ating Panginoon every time, each time that we pray, di ba? So let's pray for our country. Lumalala po itong tension eh. Kaya nga po, itong banta ni Joe Biden, mabigat po itong mga sangkay. Bakit? Nakita po kasi ng buong mundo ngayon na ang China is very, very aggressive against our country pagdating po sa West Philippine Sea. May ano ako mga sangkay, but for me, in my own opinion, hindi po makikipagdigma ang China kasi masasayang po yung kanilang pinaghirapan sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya dahil nasa momentum sila ngayon. But in the other side, mga sangkay, napapaisip ako na baka din talaga mangyari itong digmaan. Kasi sa mga nakikita natin ngayon, no? Let's all pray for our country, mga sangkay. With the Philippines. Ngayon, ito pa nga po ang balita. China inalis na daw bilang fund source sa Mindanao Railway Project. Ibang funding options, iminungkahe. So, talagang inawalis na po ang China, ang mukha ng China ngayon sa Pilipinas. Naniniwala si Senator Grace po na hindi dapat makaapekto sa iba pang infrastructure projects ng Pilipinas ang pagtatanggal sa China bilang funding source sa Mindanao Railway Project. Ayon kay Senator po na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services, matagal nang nagiging sanhi ng delay ang Chinese banks sa loan applications ng Pilipinas, dahilan para mabindi ng ilang proyekto ng gobyerno. Bagkaman nakakainganyo ang pagkuha ng loans para sa infrastructure projects, malaki ang interest rates na maaaring makaapekto sa bansa sa hinaharap. Hinimok din ni Senator po ang gobyerno na maghanap ng iba pang funding options mula sa ibang bansa at international agencies. Ganoon din ang pagkuha sa pribadong sektor na mas may kakayahan pabilisin ang infrastructure development sa bansa. So ito mga sangkay, bahagi po ito ng sigalot ng Pilipinas at China. Ito pa naman yun mga sangkay, ito po yun, oh, babasahin po natin. Ito po yung Mindanao Railway Project Phase 1, Tagum, Davao, Digos segment. Hindi ba tutuloy? Yan po yung pangarap ni former President Duterte. No? So, ewan ko ano mangyayari kasi tumitindi po ang sigalot ngayon ng Pilipinas at China. Kaya tayo mga Kristiyano, wala po tayong ibang pwedeng magawa kundi ipanalangin yung ating bansa na protektahan ng Diyos. Na sana hindi mangyari yung ikinakatakot ng ng marami na isang malaking digmaan. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito? Just comment down. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na yan yung mga ilang mga tampok na mga balita na inihayag sa atin. At dito pa nga mga kabalita natin na kung saan ito yung nga patungkol nga sa naging pahayag ng US ukol nga dito sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea na kung saan eh, tila nga ba nagpahayag talaga ng matinding suporta o tila nga ba banta at warning na rin dito sa mga checkwang to. O dito nga sa China, ang sinasaad ng Amerika o ng presidente ng Amerika na si Joe Biden eh, ang anumang pag-atake o talagang galaw nitong mga checkwang to o dyan sa West Philippine Sea, ang gawin sa ating mga barko o sa ating mga manlalayag na tagapagbantay dyan eh, tila nga ba eh, pag-atake na rin sa kanila at talagang ito ya magiging dahilan nga ng malawakan digmaan dyan sa karagatan mga kabalita natin. Na kung saan ito nga pahayag nga ni Joe Biden no, sa kanyang naging tugon dito, eh talagang matindi sapagkat nga eh tila nga ba eh nagwa-warning na to at talagang ito nga ang sinasaad na to na maaring umatake itong US dito sa mga checkwang to pag pinilit nila talagang eh gawan ng hindi maganda yung ating mga barko at syempre yung ating mga manlalayag na tagapagbantay dyan. Sa ating Mutual Defense Treaty eh nakasalalay syempre yung pagtulong at talagang tulungan ng dalawang bansa kung sakasakaling may mangyaring hindi tama o hindi na maganda dyan sa West Philippine Sea. At ito talagang pinapahayag ngayon
ng presidente ng Amerika o ng Amerika nga na buong pwersang tutulong ito pag may ginawang maling hakbang na itong China o tuluyang may mga pag-atake nang gagawin itong mga Chekwang to itong China. Natila nga ba talagang lumalala na ang tensyon dyan sa West Philippine Sea? At ito na nga, atila nga ba talaga itong Amerika ay nagpapahayag na na malaking suporta sa Pilipinas? Na kung matatandaan nyo, talaga itong Amerika ay gigil na dito nga sa mga Chekwang to, dito nga sa China. Dahil nga marami rin kakamping bansa itong US na talagang inaaperin itong mga Chekwang to o itong China nga. Kabilang na dito yung Taiwan, mga kabalita natin, na kung saan ito ang pinanggigigilan ng Amerika na talagang maaaring sumiklab ang anumang kaguluhan dyan sa karagatan. At ito yung kanilang naging pahayag nila na talagang susuporta at susuporta sa Pilipinas ng buong pwersa itong Amerika. Kung sakaling aatakihin nga yung ating mga barko o yung ating mga manlalayag na nandiyan nga sa West Philippine Sea, sa ating nasasakupan o sa ating teritoryo nga na inaangkin ng mga Chekwang to. At talagang dito nga ay napakadelikado na mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, at lalo pa nga mas delikado nga yung pagdadala ng mga resupply dyan, sapagkat nga ito yung nagiging tugon o hakbangin nitong mga Chekwang to na talagang panggigipit at pangaharas. At ito na nga, umaabot na nga sa pagbubunggo ng ating barko at ibang usapan na talaga pagtuluyang umatake itong mga Chekwang to, tuluyang aatake at magkakaroon nga ng pagkakataong umatake na itong US laban dito sa mga Chekwang to, dahil nga sa mga pahayag ng Amerika laban sa mga mapang-aping mga Chekwang to, mga kabalita natin. At dito pa nga, mga kabalita natin, na kung saan yung proyekto at yung pagpupondo nga sa isang railway, mga kabalita natin, tuluyan na ang inalis ng ating bansa, no, yung kanilang ginagawa sana ng pagpupondo sa isang railway na talagang dapat pupondohan nga nitong mga Chekwang to, subalit nga ngayon tinanggal na umano, mga kabalita natin. Sapagkat nga talagang lumalala na yung tensyon dyan sa pinagtatalunang teritoryo dyan sa West Philippine Sea, na kung saan tila nga ba ito yung nagiging hakbang o tugon na rin dito sa nagiging galawan itong mga Chekwang to, mga kabalita natin, na ito yung nagiging kasaklaw na yung mga ginagawang istruktura dito ng mga Chekwang to, na tila nga ba ngayon inaalisan na ng karapatan, mga kabalita natin. Na talagang dito nga yung pagkadelikado na nangyayari nga dyan sa karagatan talagang mas lumalala at tumitindi pa, at dapat nga maging handa syempre yung ating bansa at syempre yung mga Pilipino sa mga pangyayari o bawat hakbang nitong mga Chekwang to. At syempre yung ating galaw ng ating bansa talagang nakasalalay ngayon sa ating Pangulo at syempre sa mga nandiyan sa karagatan, at syempre dito nga sa galaw o hakbang na gagawin din ng Amerika laban dito sa ginagawang hakbang ngayon ng mga Chekwang to, itong China nga. At talagang Pilipinas na lamang ang hinihintay patungkol dyan sa pwedeng mangyari dyan sa karagatan, at talagang lubusang tutulong itong US upang protektahan at talagang ipaglaban din ng ating bansa. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo lang bahala mag-komento sa ibaba nang nais nyong i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pag-subaybay at patuloy nyo pag-suporta at pag-subscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin magkikita, mga kabalita.